buwa kung ang tinutukoy natin ay lalaki. Assalamu alaikum. Tanong, paano ba sir sabihin sa Arabic yung siya, kayo, sila at iba pa? So yan ho ang pronoun sa English, sa Arabic ay domair. Ito yung pinili ko sa mga pronoun sa Arabic, 11 lang. Okay? So una po sa mga ito, ito po yung alam ng lahat, yung ana. Ana is ako. Ana. Ana quays, ako ay mabuti. Then pangalawa is yung enta. Enta, ikaw. Take note, sa Arabic, iba yung sa lalaki at saka yung sa babae. Pag lalaki, enta. Pag babae is enti. No? Sa standard na Arabic, baka naririnig nyo rin yung mga Arab na nagsasabi ng anta or anti. Okay? Then, pangatlo, yung antuma. Antuma meaning kayong dalawa. Antuma. Then, pang-apat is yung antum. Antum is kayo. Ang tinutukoy mo ay mga lalaki. Kayo. Antum rijal. Kayo ay mga lalaki. Then, antunna. Antunna is kayo, pero ang tinutukoy nyo or tinutukoy mo is mga kababaihan. Halimbawa, antunna nisa. Kayo ay mga babae. Then we have number 6, nahnu. Nahnu is tayo. Nadhab. Tayo ay umalis. Ito yung sinasabi ng maraming OFW na sawa-sawa. Sawa-sawa is sabay-sabay or tayo. Informal na paggamit. Then number 7 is paano naman sabihin sa Arabic yung siya? Di po ba pagka may pinag-usapan tayong ibang tao, binabanggit natin yung salitang siya? Sa Arabic is huwa. Huwa kung ang tinutukoy natin ay lalaki. Halimbawa, huwa kuwais. Siya ay mabuti. Huwa tayyib. He is good. Then number 9 is hiya. Hiya. Ang tinutukoy natin dito is babae. Halimbawa, si madam. Hiya tayyiba. Siya ay mabuti. Then number 9 is huma. Huma. Ang tinutukoy natin ay sila, pero dalawa lang sila. Huma. Then we have number 10 is whom. Whom sila. Okay, so pangmaramihan po yan, pero ang tinutukoy ay mga kalalakihan. Whom, rijal, sila ay mga lalaki. Then the last one is hunna. Hunna, sila rin, pero ang tinutukoy ay mga kababaihan. So ganyan ho sa Arabic. No? Hindi tulad sa English na pag sinabi mong you, pwedeng isa, pwedeng dalawa, pwedeng mga lalaki, pwedeng mga babae. So medyo confusing, hindi ka sigurado kung ano ang tinutukoy sa salitang you. Ganun din yung they, no? Sila. So hindi mo alam kung ang tinutukoy ba ay mga lalaki ba or mga kababaihan ba. Okay? Ganun din pag sinabi mong siya, pwedeng babae, pwedeng lalaki. Pero sa Arabic, very clear kasi pinag-iba yung ginagamit sa mga lalaki at yung ginagamit sa pang babae. So, I hope mapakinabangan nyo rin itong mga words na ito sa inyong pakikipag-communicate sa mga nakakasalamuha nyo sa trabaho. Masalamat.